Pwede ba namin kayong makuha na ng opinion tungkol dito sa charter change? Kasi ito yung mga may mga sectors ng ating society na sinusulong nila ang charter change. Yung mga iba dyan, sinasabi nila, depende naman kung ano yung gusto nilang palitan doon sa charter change na yon. Mayroong educational, mayroong nagsasabing political, mayroong sabing economic side. Pero sa atin, sa bilang experience niyo po bilang barangay captain at naging konsyal kayo din ng three terms ng sangguniang bayan, ano po ang masasabi ninyo tungkol dito sa charter change? Yung stand po ninyo na nasa saluban ninyo para tayo'y baka makapag-inak ng law tungkol dito sa charter change? Well, sa ating pananaw, sa pinipilit nilang ng charter change, para sa akin po ay bago nila sana isulong yung charter change na yan, dapat alam natin kung ano yung advantage at saka disadvantage. Ang pagkakaalam ko dyan, kung baka ma-approve yung charter change, baka maalis na yung barangay election at mabibigyan na lang ng karapatan ang municipal mayor na mag-appoint ng bawat barangay ang mga barangay officials din. Kaya baka yun lang ang ano ko po, sir. Yun lang ang pagkakaalam ko, ha. Kasi nga, bakit nila sinusulong, bago mo isulong ang isang batas, dapat ipaliwanag mo sa mamamayan na ganito pala ang kahinatnan yung pag-adapt natin ng isang batas. So, ibig bang sabihin yan, sir, kinakailangan magkaroon ng information drive about the charter change? Correct. Dapat lang na isaad nila, sabihin nila kung ano yung papalitan at malalaman natin at mabibigyan din natin ng pansin at opinion ng maganda kung ano yung mga layunin nila, bakit nila gustong magkakaroon tayo na aprobahan natin yung charter change. Bakit di pinagpipilitan nila yung charter change? Bakit po, ibig sabihin nyo, Kapitan, if there is yung appointments na gagawin ng mayor para magkaroon ng trust and confidence lang ang bawat officials at immediately can appoint ng mayor pero matatanggal din niya, hindi ba kayong sumasang-ayon doon dahil there is a trust? Simple, mayor and the barangay captain. Mulat sa pulpayan, nagkakaroon po tayo ng barangay eleksyon. Kaya kung yun ang isa sa mga layunin ng pag-approve natin ng isang charter change, parang napakapangit din po. Kasi nga, kung naalis ng barangay election, siyempre mayor lang ang pwedeng mag-apoy ng mga barangay officials. Mayor lang. Kasi nga, kung elected barangay officials ka, kung saka hindi maano yung charter change at barangay elected officials ka, kung hindi nila mapatunayan yung kung walang probable cause doon sa kaso mo at hindi ka pwedeng marami pang prosesong gagamitin bago ka maalis sa pwesto. Dadaan po sa tamang proseso. Kumbaga, due process po ang mapapatupad po dyan. Ngayon, kung yung sinasabi kong ng charter change, baka mayor na lang ang bibigyan ng power para mag-apoy na lang man ng barangay officials. 'Di ba? Malaking diferensya po 'yon. Kasi nga pag gumawa ng kawalang 'yan yung kagawad na 'yon, pwedeng palitan ni mayor kaagad dahil siya po ang nag-appoint. Ganon din si kapitan, gumagawa ka pala ng ganyan . Alisin na kita dahil ako lang ang may karapatan na magtanggal sa iyo dahil ako nagbigyan ng power. Ako nagbigay sa iyo ng appointment. 'Yon ang ano niya. Baka maaari rin pag hindi nagustuhan ni mayor ang performance o pakikisama ni kapitan o pagawad, kahit wala nang kasalanan kung minsan, maaari yun ang maging possibility na palitan siya. Kaya ang mangyayari doon, with the pleasure of the appointee. Okay. Alam naman natin kung bago tatanggalin ng isang appointee, may talagang may kasalanan. Pero paano kung may walang kasalanan at gagawan sila ay ipapabrika yung kasalanan niya? Di wala kang magagawa dahil siya rin ang nag-appoint lang sa'yo bilang isang barangay officials o bilang barangay captain, barangay kagawad. Kaya
dapat yung pag-ano ng charter chains, dapat pag-aralan natin maigi at isang-ayon sa mamamayan. Kahit mababa lang tayo, dapat alam din natin kung ano yung mga dapat idagdag nila at palitan doon sa idadal sa plebiscite. Sa constitution natin. Kasabi nga eh, ang Pilipino yan ang pinakamatalino sa lahat. Kaya dapat yung talino natin yan, eh dapat i-balance natin. Gawin natin maayos yung talino natin para wala tayong masasagasaan kahit sino. Last question ko, Kapitan. Yes. Mayroong mga proposal dito sa Congress na gustong nila yung term of office ng isang kapitan hindi na magiging 3 years. Gusto na nilang gawin 5 years pero twice lang siyang maninirbihan. Sumasang-ayon po po kayo doon sa mga sa ano proposal? Sa bagay, napakaganda po yan. Dapat sana noon pa yan. Kasi nga, iniba-iba nila yung ano eh, yung patakaran. Noon, di ba, 5 taon yan? 6 na taon pa, kuminsan. Ngayon, naging 3. Napakaganda po yung 5. Dahil yung 3 terms, kumbaga sa 3 taon, 9 years lang. Yung 2 terms na 5 taon, 10 taon po yun. Medyo mas mahaba-haba pa ng 1 taon yung panunungkulan mo. Kaya maganda rin yung 5 taon. Pero hindi dapat nasasakupan doon sa charter chains. No. Kasi kaya nilang gawin din yung batas na yan eh. Kaya nilang i-press na magiging 3. Kasi, di ba, na nagawa na yan. Na yung anong taon na yon yung nangyari yung 25 taon na ano? Postpone yung barangay election. I-retroactive lang nila siguro o kaya gawin nilang buhayin na naman yung batas na yon para maging 5 taon ng ano isang term ng isang barangay officials. So ano naman kaya Kapitan ang panawagan niyo sa taong bayan na tungkol dito sa charter change ngayon ba ay hindi pa tamang time na pag-amenda ng constitution o ay sa akin lang kung ano eh para sa akin po sa dami-dami po ng problema ng ating bansa dapat hindi yan ang dapat natin pagtulunan ng pansin mula sa charter change. Gawin na natin maayos yung ibinigay, inaatang natin nila sa atin balikat na trabaho bago tayo pupunta dyan. Para sa akin lang po ha. Pero kung siyempre wala po tayo sa posisyon, wala po tayo sa power na isa sa mga nakalahok dyan na mag-approve sa charter change, ang panawagan ko lang po, sana nga po lahat po ng Pilipino ay dapat magiging matalino at disinti pong mag-desisyon dyan. Kasi po tayo rin po ang magsasuffer po dyan kung mayroong pagkakamali yung pag-approve ng charter change. Kagaya nung sinabi ko kanina, sige, baka yun ang isa sa mga nakasali dyan sa charter change na ang barangay officials ay hindi na magkakaroon ng barangay election dahil bibigyan na ng power ang mayor na mag-appoint na lang ng barangay officials. Baka yan ang isa sa mga nakasali dyan. Kaya hindi natin alam, yun po yun eh. Pero yun lang ang ano ko, yung opinion ko. Yun lang ang agam-agam ko, bakit ipinagpipilitan nila na charter change eh. Napakaganda naman ng constitution natin. Ano bang pagkukulang ng constitution natin? In fairness po naman, Kap, sa doon sa mga nagsusulong ng charter change, sa pagkakalam po ba ninyo or ang komento nyo, ano po naman po ba yung parang kagandahan din sa pagsulong ng charter change. Yung nalalaman yung medyo mas may kagandahan din. Kagandahan din ano. Ang kagandahan dyan yung charter change, yung 2 terms na barangay, yung ano ng barangay magiging yung 1 term ay 5 years. Kaya 2 terms na lang. Kaya naging 10 years. Maganda po yun. Yun lang ang kagandahan. At ang isa sa mga kagandahan na gusto kong ano dyan, yung talagang lahat sana ng mga official ng pamahalaan at kahit anong departamento ay magbigayan, maggalangan. At hindi yung nagbabangayan. Kasi walang may bibigay yung nagbabangayan. Mayroon tayo, binigyan tayo ng pagkakataon ng mamamayan ng Pilipinas, mamamayan ng ating bayan, na tayo ay mamuno.
sa ating barangay na tayo ipatupad natin yung maayos na panunungkulan, ibigay natin yung pangangailangan ng mga kababayan natin, kabaranggayan natin, especially the least fortunate family or people. Yun po ang kainaman po dyan. Kasi nga, iwan ko nga ba kung bakit at sino yung nakaisip na Charter Teens. Tayo nga, hindi ko nga alam yung Charter Teens na yan, pero mayroon din tayong kunting knowledge dyan. Pero dapat sana, bago nila ano yan, tignan nila muna kung maayos na ang ating bansa. Diba? Oh. Okay, parting words lang, Kapitan, o kaya yung panawagan natin, lalong-lalo na, especially dito sa ating barangay. Go ahead, sir. Talaga ang panawagan ko lang talaga kung gagawin at ipagpilitan nilang anuin yung Charter Teens, dapat pag-isipan nila, pag-aralan nilang maigi na yan ay yung pagpali ay yung Charter Teens na yan ay may bibigay ng pangangailangan ng ating buong mamamayan ng Pilipinas na walang iniiba, walang dinidisregard na mamamayan ng Pilipinas. Yun lang po ang panawagan ko po. At sana nga sa lahat ng mga bumubuo ng gumabalak na mga bubuo ng constitution natin sa pagpalit na sa Charter Teens, pagpalit ng batas natin, sana nga ho ay magiging maayos po at magiging pulido kayong maigi. Wala po tayong masasagasaan kahit sino. Huwag mong payagan lupuhin ka ng kapwa mo. Itawag kay Bernard Galitis kapag may alam kang mali sa lugar mo. At magkasama tayo, Exposito. Panoorin ang live issues at expose sa www.youtube.com/IlocanoObserver.